Sushi, ito na naman po tayo ngayon. Magandang araw. Ang episode po natin ngayon is Press Unagi Barbecue Ale. So magandang araw po sa inyong lahat mga kasushi. Itong step na ito is napakadali lang gawin. So antabayanan nyo lang po at saka panoorin nyo lang hanggang sole para magamay nyo yung paggawa natin. Madali lang pong gawin ito. So hindi, wag na natin patagalin pa. I-introduce na natin ang ating mga kailangan. Ito po ang unagi. Ito po yung barbecue ale na binibili ko. Magandang klase po ito. Ayan po. Ito po yung yan. At saka tobacco red. Red. Maraming kulay po ito. May pula, may itim, may green, at saka orange. Pero ito ang pipiliin natin kasi ikukutid natin ito sa top niya para makita yung red niya. At saka jalapeno po. Ito po. Ayan po. Kinat ko na po siya ng ano, ibabaw natin. Kasi ang unagi usually hot. Coming hot. Sabi nga nila. Tapos ito po. Japanese mayo. Ito torch po natin ito. At saka sushi rice. Magtitimpla rin po tayo ng sushi rice sa hindi pa nakakaalam. Magtimpla po tayo. Papakita ko ulit sa mga baguhan sa channel natin. Magandang araw po. At saka sa mga nag-like, nag-views, i-views nyo lang po yung mga previous na press na ano, na ginawa natin. Makikita nyo po. Pero ito, iba na naman. So ito yung unagi na tinatawag press unagi. So umpisa na natin ang pagtitimpla ng rice, mga kasushi. Halika. So ito po yung 5 cups na rice. At saka 1.5 oz na sushi vinegar. Ihalo lang po natin na ganyan. Ganyan lang po. Then, haluin maigi. Hanggang maghalo sa rice. Huwag masyadong marami ang suka kasi maasim. Yung katamtaman lang dapat. Ganyan lang po ang paghalo. Haluin ng maigi. Hanggang may ano lahat yung suka sa rice. Settle natin yan ng ano, kasi mainit para mas maganda yung warm lang. So ikakat na po natin ang unagi, ang barbecue ale. Ganito lang po ang pagkat nyan. I-exacto na po natin sa ano ng press ano natin. I-exacto na lang po natin. So ganyan lang po para buo na siya mamaya na ikakat natin. Yan. Magugustuhan nyo po ito, masarap po ito, barbecue ale. Kasi luto po ito sa mga baguhan na kumakain ng sushi. Maganda po ito. Yan po na po yung kinat kong ano, unagi. Yan po, ganyan na po size kasi para isang latag na lang. So yung ito gagamitin natin press, wooden press. Sa mga gustong bumili nito sa Amazon lang po, i-press lang po kung may account kayo sa Amazon. Madali pong bumili doon kasi wala kang mabibiling ganito dito sa Japan lang talaga. Kung nyo pong bumili ng wooden press, i-search nyo na lang po sa Amazon. I-type nyo lang yung wooden press, lalabas na. Kasi marami po tayo, marami kang magagawa sa wooden press na ito. Kung ano yung gusto mong gawin. Kasi mas madali ang mag wooden press kesa mag roll. So kung gusto mo namang wooden press, ito ang bibilin mo. Pag gusto mo ng roll, ang roll kasi, ang maki roll, may palaman sa gitna. Ito pwede mo naman palamanan kaso makapal yung rice. So depende sa inyo kung anong gusto nyo. So ngayon, kasushi, umpisa na natin ang paggawa ng press unagi. Ito po, umpisa na po natin ngayon. So, umpisan po na natin ang pag-wooden press. Halika na po. Ito po ang una natin gagawin. So, run wrap. Then, ilagay po dito. Ilagay yung unagi muna. Ito po yung unagi. Yan, eksakto po yan. Sa ano. Then, ilagyan natin ng rice. Po. Medyo kapalan nyo lang po yung rice para
umapit dun pag rinis natin. Ganyan lang po ang paglagay. Dito kapalan natin ng konti. Ito po parehas lang ng Dragon Maki. Kaso, press nga ito, walang laman sa loob, pero mas masarap po ang ganito. Mas madali pang gawin. Kung yung mga hindi pa marunong, ganito lang po. Yan. Close natin yung ano. Yan. Then, ito press po natin. Lagyan nyo ng course. Ganyan lang po. Para kumapit yung kanin. Yan. Then, voila! Yan po ang itsura niya. Oh. Parang kalamay. Sarap po, di ba? Gagawa po tayo ulit ng isa. Ito po ulit, ganyan. Ilagay natin itong ano dito. Yan, ganyan lang po. Then rice, damihan nyo lang po yung rice para makutid natin lahat. Kasi ito torch po natin ito. Ano na to? Madali lang. Magugustuhan nyo to pag ginawa nyo. Ganyan lang po ang pagkutid nyan. Laging mayugasan sa kamay kasi madikit yung kanin. Ganyan lang po. Kaya ako binabalot ng ano, usually sa mga iba hindi nilalagyan ng plastic. Sa akin nilalagyan po kasi para hindi didikit sa wooden, para hindi siya makontaminate. Kaya lagi kong nilalagyan ng plastic, ng saran wrap. So ganyan lang po. Press mo lang, lagyan ng force. Iyan, ganyan. Yan. Then, wala. Tapo natin ang press unagi. So basahin lang po. Dapat daan-daan lang yung pagkat nito kasi mahirap ikat ang press. Ganyan lang po. Ganyan lang po siya. Cut natin ulit yung isa. Iyan na natin yung buksan na natin. Pasain. Cut. Laging patras. Ganyan lang po. Yan. Then iliyano natin. Ganyan lang po. Masarap po kasi ito. Kasi barbecue oil siya. Tignan nyo po yung laman niya. Ito po yung laman niya. Ayan o. Ayan. Magugustuhan nyo po ito. Well, ganun. Kung gusto nyong gumawa, ito po yung pinaka magandang gawin, pinaka madali at pinaka magandang gawin. Kung hindi ka pa marunong mag-roll ito, press lang. Basta tama lang yung ano mo. Ganyan po siya, oh. Ayan po yan nung laman niya. Ganda, di ba? Masarap po ito kasi unagi. Barbecue oil. So, kung mahilig kayo sa barbecue, ito po ang maganda sa inyo. So, lagyan po natin sa ano na naman. Ganito lang po. Gaya ng dati. Ganyan lang po siya. Kasi ito, torch po natin ito. Ganyan. Para mainit siyang isa-serve. Importante rin po yung torch. Dapat yung torch ang
ano rin, ano inyo rin, ibili nyo, mura lang po yun. Ayan pa, torch na po natin. Ganyan lang po. Ika-karmalize lang po natin yung ano niya, business niya, para mag-blend lang sa unagi, pampasarap. Ayan, ayan po, sarap, ang bango. Madali lang pong gawin ito, ganyan lang. Ganyan lang po siya. See, ang ganda po nung ano niya, texture niya. Ganyan po. Ayan po. Wow. So yummy. So ito po yung ano natin. Lalagyan po na natin ng jalapeno. Hot po ito. Ayan. Ganyan lang po siya. Dressing na po natin. Ganyan lang. Kung gusto nyo ng cucumber, jalapeno sa hindi mahilig ng manghang, kayo pong bahala. Cucumber o ito ang ilagay nyo. Then itong ano natin, fish egg, yung tubig ko, ganyan lang po, tubig ko nyan. Center nyo lang po ang paglagay. Para maganda yung ano niya, tsura niya. Kung gusto nyo po ng fried garlic, ito po yung may nabibilian, mura lang po. Ayan, pang paano lang po ng lansa. Ayan po, lalagyan po natin konti lang. Ayan, para tsaka pang pabango na rin po ito yung ano niya, konti lang ilagay niya. So lalagyan din natin ng unagi na naman. Sa mga hindi pa nakakita ng unagi na sa mga bagong viewers, ito po yung brand na atin. Ito po, unagi. Yan lang po. Pang ano lang po natin, dressing natin. So ang gawin po natin ngayon is i-ano na natin. Lagyan na natin ng unagi. Lang po ang paglagay niyan. Kung gusto nyo ng manipis, itaas nyo lang. Niyan. Ito ang exact na ano ng unagi. Unagi sauce plus unagi press. Niyan. Kasi ito yung sauce niya talaga. Masarap itong sauce na ito. Yan. So tapos na po. Introducing, ito na po yung press unagi. Ito po, ang dali pong gawin, di ba? So, tignan nyo po, ang ganda, oh. Ayan. Ayan po. Ayan. Ganda. Ayan. Di ba? Ganda. So, mga kasushi, tapos na tayo. Napaka-simple step po. So, sa mga ginawa natin pang 14 episode na po tayo, di ba? So, marami na kayong pagpipilian. Basta balikan nyo lang yung mga lumang video na nagawa natin para mamili na lang kayo kung anong gagawin nyo doon, yung mga madali lang kung hindi nyo pa kaya. So, ito ang pinakamadali. Press unagi.
pinakamadali, pinakamasarap, the best. So, mga kasushi, sa mga bago sa channel ko, sana mag-subscribe kayo. Please like and share na rin para marami pa tayong magagawang video sa susunod. So mga kasushi, salamat sa pagsuporta sa channel at mag-subscribe din na po kayo. So maraming salamat po at sana mag-work lahat ng mga tinuro ko sa inyo para sa inyo. So sana makatulong ito para sa inyo. So ito na po ang Press Unagi Tasting Time. Ito na po yung pinaka-favorito ko sa lahat. The best. So umpisan po natin ngayon, tasting time. Ganyan lang po. Kumuha lang po kayo. Then so good. Katamtaman yung ano niya, anghang ng jalapeno. Kayong rice, unagi, nag-blend siya. So, the best talaga. So, kung nagustuhan nyo po itong video na to, mag-like na po kayo. So, see ya next episode po.